So, nais ko kayong anayahan na basahin ang ating teksto sa 1 John chapter 3. Mga mahal na kapatid, from verse 11 to 24 ay ating mababasa ang ating teksto sa gabing ito. Nawa ay pagtiisan po natin, basahin muna natin sa English ng ating masumpungan kung ano ang bagay na nais na ipakita ng Panginoon. So, sabi rito sa verse 11, 1 John chapter 3 verse 11, For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another. Amen. Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous. Verse 13, Marvel not, my brethren, if the world hate you. We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. So, mayroong tinabaga. Gusto kong puntuhin dito si John, mga mahal na kapatid. Now, we know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Verse 15, whosoever hated his brother is a murderer. So, alam natin yan. Sinabi rin yan ng ating Panginoon. Sino mang napupuot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. In verse 16, hereby we perceive the love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our life for the brethren. Verse 17, but whoso has his world's good, and seeth his brothers have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? In verse 18, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth, sa gawa at sa katotohanan. Verse 19, and hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him. Verse 20, for if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things. In verse 21, beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. Amen. Verse 22, and whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandment and do those things that are pleasing in his sight. In verse 23, and this is his commandment, that we should believe on the name of his Son, Jesus Christ, and love one another as he gave us commandment. Verse 24, last verse. And he that keepeth his commandments, will it in him, and he in him, and hereby we know him. We know that he abideth in us by the Spirit which he has given us. Sabihin natin amen. Pagkabasa ng salita ng Diyos. At malaya po kayong makakapos sa oras na ito, mga mahal na kapatid. At salamat sa Panginoon sa isang mainam na pagkakataon na tayong muling nagkatipon sa gabing ito. At tila nga ay kung iisipin ay nakakapagod, mga mahal na kapatid. Kapagkat alam natin na mayroon pa tayong mga ginawa kanina, mayroon pang mga pinagkaabalahan. At ako nga bilang inyong lingkod ay tumayo nung linggo. At kanina nga kahapon, talagang nagbubulay-bulay. Panginoon, ano ba yung nais mong ipahayag? At tila baga napakahirap kumuha ng inspirasyon, napakahirap kumuha ng paksa. So hanggang kanina, naghahanap pa rin ng kalooban ng Panginoon. At iniisip po nga, mga mahal na kapatid, na i-share yung isang talata na mayroong kinalaman sa 3 steps of grace. Pero dito ako dinala ng Panginoon. At nawa ay tulungan tayo ng Panginoon na makita at maunawaan kung ano man ang bagay na nais niyang ipahayag sa bahaging ito na ating binasa, mga mahal na kapatid. So, nais kong pamagatan ang ating paksa sa gabing ito na kung inyong makikita yung ating binasa, mga mahal na kapatid, ay meron makikita tayo dito na yung pag-ibig at yung sa pangalawa ay yung confidence at idinagdag ko yung obedience, mga mahal na kapatid. Kaya ang ating title ay The Connection of Love, Confidence, and Obedience. So yan po ang ating title sa gabing ito, The Connection of Love, Confidence, and Obedience. So marahil iisipin natin sa gabing ito, mga mahal na kapatid, ano ba yung connection ng bagay na yan? Saan ba yan nakuha ni Brother Chad sa pamamagitan ng pagbabasa ng 1 John chapter 3? So
makikita natin na binabanggit kanina na mayroong kinalaman sa pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig natin sa kapwa natin, kapatid. At sabi pa nga doon sa verse 20, mga mala, kapatid. O verse 21, Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God? Mayroon tayong confidence sa Diyos kung ang ating mga puso ay hindi hinahatulan. Amen. So gaano ba kahalaga ang mga bagay na ito? At ang confidence na yan, mga mahal na kapatid, ay magdadala sa atin sa pagsunod sa kanyang kalooban. Dahilan po, napakahirap sumunod sa Panginoon na ikaw ay nag-aalinlangan. Napakahirap magkaroon ng confidence sa Panginoon na ikaw ay hinahatulan sa iyong puso. Nakuha po ba natin, mga mahal na kapatid? So mayroon pong koneksyon ang pag-ibig, mayroong koneksyon ang confidence. Dahilan kapag ka ikaw ay umiibig, di ba? Nagkakaroon ka ng confidence, lalong-lalo na kung yung iniibig mo ay iniibig ka rin. Nakuha niyo po ba, mga mahal na kapatid? Kaya nga, sabi nga sa John chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, na sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay Kanyang in-express sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, sino po ang mga umiibig dito sa Panginoon? Mayroon tayong confidence. At pagka kinuha natin ang confidence na yan, nandyan po yung kasiyahan. Nandyan po yung kagalakan, mga mahal na kapatid. At napakarami pang mga bagay ang nakapaloob sa salitang confidence. Ikaw ay mayroong boldness na ipahayag ang salita ng Panginoon. Diba? Kung babalikan po natin yung una nating mga karanasan sa paglilingkod sa Panginoon, nang una tayong tumanggap sa Kanya, nandoon yung unang pag-ibig natin. Nagagawa nating ibahagi ang mga salita na ating nababasa sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, at kung sino man ating makasalamuha. Nandoon yung pag-ibig at yung confidence. Hindi po yan maghihiwalay, mga mahal na kapatid. Kaya nga, sino mang umiibig dito, talaga, yung mga sikreto, nanggigigil na sila na ipahayag, mahal ko ang taong ito. Diba? Sa mga kabataan, nanggigigil na. Pero dahilan sa salita ng Panginoon, nagagawa nating kontrolin ang ilang mga bagay. Nakuha niyo po ba, mga mahal na kapatid? So, the connection of love, confidence, and obedience. So, kung titingnan natin ito, makikita natin ito sa Panginoon. Dahil, so sabi nga doon sa John chapter 3, verse 16, nagawa niyang ibigay ang kanyang buhay dahilan sa pag-ibig ng Ama. At dahilan iniibig din naman ng Panginoon ang Ama, nagagawa niyang magkaroon ng confidence. Diba? Hinarap niya ang mga pasakit, inalimura siya, yung binasa natin kanina, by stripes, ng mga latay na kanyang tinamo, halos nakikita na yung buto sa kanyang likod, pinutungan pa ng tinik, mga mahal na kapatid. Mayroon siyang confidence na gawin ito. Bakit? Umiibig siya sa Ama. Nagawa niyang sumunod, mga mahal na kapatid. At nawa, makita po natin yan sa buhay natin. Kung pinapahayag natin na ang Diyos ay nagawa tayong ibigin, magawa rin nawa natin na ibigin ang Ama. Ibigin ang Panginoon sa ating mga buhay. At magkakaroon kayo ng confidence. Amen? Huwag po natin ikahiya ang ating Panginoon. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, sino mang magkahiya sa akin ay ipapahiya ko rin. Ikakahiya ko rin. Diba? Ano man po na ating ginagawa sa bawat araw ng ating mga buhay, isa sa obligasyon ng isang mananampalataya ay ipahayag ang mabuting balita. Saan ka man pumaroon, mga mahal na kapatid. So the connection of love, confidence, and obedience. So ang ating Panginoon, so ang Diyos, the Great Father, the Great Eternal Father, mga mahal na kapatid, Eternal Spirit, rather, ay sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos. Alam natin na pag-ibig sa sanlibutan, although pinapakita dyan na yung sanlibutan, mga mahal na kapatid, pero iilan lamang yung makakaranas ng tunay na pag-ibig ng Panginoon. Kaya napakapalad nyo, mga mahal na kapatid, kung isa kayo na nakaranas nito. Napakarami ng mga tao ang namatay na hindi man lang nakita at naranasan ang pag-ibig ng Diyos.
Although naranasan nila, pero hindi nila lubos na naunawaan ang bagay na ito. Diba? Tumanda na lang sila. Mayroon pang ang iba na tumagal ang kanilang buhay dito sa ibabaw ng lupa, pero hindi man lamang na-encounter ang biyaya ng Diyos. Diba? Kaya ang pagtatalaga ng Diyos, mga mahal na kapatid, ay talagang kamangha-mangha. Napakaraming gustong hanapin ng Diyos, pero ilan lamang yung makakasumpong. Amen? Sino dito yung naghanap sa Panginoon bago ang Panginoon naghanap sa kanya? Una pong naghanap ang Panginoon sa atin bago natin siya hinanap sa ating mga buhay. Diba? Salamat sa Panginoon sa kanyang napakasaganang biyaya sa atin. So, gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong pinakamamahal na anak upang ang sino mang sumampalataya, ang sino mang umibig din naman sa kanya. Hallelujah! Sabi ko nga ay magkakaroon ng confidence at obedience. So ano ba yung love? Pag-ibig? Yung confidence? Pagkakatiwala. Hindi mo po mapagkakatiwalaan yung isang tao na hindi mo kilala. Diba? Kagaya nga nung isang napanood ko na meron lamang siya nakausap doon sa airport, umihi lang siya, kumain lang siya, pinagkatiwala niya yung mga bagahin niya. At nandoon, tinangay niya, tinangay nung taong ito. Na ilang oras pa lamang na nakakausap. Diba? Nagtiwala ka agad sa maling pagtitiwala. Pero iba, kapag ka ang Panginoon, ang pinagtiwalaan natin, mga mahal na kapatid, kaya niyang ingatan ang mga bagay na meron tayo. Diba? Amen. Hallelujah. So the connection of love, confidence, and obedience. So ating balikan, ang 1 John chapter 3, ating makikita rito, ito ang mensahe, for this is the message that ye have heard from the beginning. Ito yung, tingnan nga natin, 1 John chapter 3, verse 11, sapagkat ito ang pasabing inyong narinig, buhat ng pasimula. So from the beginning pa, mga mahal na kapatid. Diba alam natin na in the beginning, God created the heaven and the earth. Lahat ng ito ay nalikha, mga mahal na kapatid, dahilan sa pleasure, dahilan sa kasiyahan, dahilan sa pag-ibig ng Diyos na nandoon sa kanyang kaibuturan. Doon nagmula ang lahat ng mga bagay, mga mahal na kapatid. Kaya nga ang Diyos ay pag-ibig. Diba? At sino mang hindi umiibig ay hindi sa kanya. So, sabi diyan, na mangag-ibigan tayo sa isa't isa. Amen. And verse 12, tabi rito, biglang kumambyo, mga mahal na kapatid. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang magawa ay masasama at ang magawa ng kanyang kapatid ay matuwid. So ating makikita rito, mga mahal na kapatid, kung babalikan natin yung Genesis. So bago yan, gusto ko munang kunin, mga mahal na kapatid. So, alam na natin ang pag-ibig. So, walang iba. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig natin sa ating kapwa. Alam ko, wala nang katanungan dyan. So, sa confidence, mga mahal na kapatid, bigyan lang natin ng kaunting meaning ang bagay na ito. So, sabi ng Tayer Dictionary, may inyong makikita dyan sa inyong mga cellphone. So, ang confidence ay merong ibig sabihin na freedom in speaking. Alam natin, pagka sinabing freedom in speaking, ang una kaagad na pumasok sa aking isipan ay yung Pentecost, mga mahal na kapatid. Nang tanggapin ng mga alagad ang banal na espiritu, nagkaroon sila ng confidence. Nagawa nilang ipahayag ang salita ng Diyos na walang kaba, walang takot na sila ay papatayin o uusigin ng sino mang tao. Nandoon yung confidence sa kanila. Nakuha niyo po ba, mga mahal na kapatid? At isa pang ibig sabihin, openly, malaya, frankly. Kaya kapag ka yung isang tao ay confident yan na magpuri sa Panginoon, hindi yan nahihiya sa kanyang katabi. Kaya niyang pumalakpak, kaya niyang umiyak sa Panginoon, kaya niyang magpuri kahit sino mang nakapaligid sa kanya. Ganyan po ang confidence, mga mahal na kapatid. Openly, frankly, prangka. Kung mahal mo ang Panginoon, sabihin mo, mahal mo ang Panginoon. Pero tayo, nahihiya tayo.
Pero pagka yung asawa at kaibigan natin o kaya yung kasintahan natin, halos oras-oras sinasabi natin mahal natin. Pero ang Panginoon, pero umaasa naman ako mga mahal na kapatid na kung nagagawa natin ito sa tao, higit nating nagagawa ng labis sa Panginoon. Amen? Sabi nga ni Brother Onad ay, I love you Lord, di ba? Pagtatapos niya ng testimony, I love you Lord. Na kanyang post, I love you Lord. Sabi ko, kakaiba rin ang kapatid na ito. Diba? So, nakakaano yung amoy, mga mahal na kapatid. So, openly, frankly, so just like in the day of Pentecost, nang ang mga disipulo ay tumanggap ng Espiritu Santo, prangkahan nilang ipinakita. Dahilan, hindi ninyo sinampalatayanan ng Panginoon, mapapahamak kayo. Kaya nga, kung titingnan natin, Acts chapter 2, verse 37, nangasaktan ang kanilang mga puso. Diba? Baka yan yung kailangan ng ating mga pamilya, mga mahal na kapatid. Kinakailangan natin ng confidence para ibahagi ang salita ng Diyos openly and frankly. At nawa, loobin niya ng Panginoon bago siya dumating, ay magawa natin ang mga bagay na ito. Diba? Sabi diyan, nang marinig nga nila yung confidence na napagpapahayag ni Apostol Pedro, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Diba? Kailangan natin nito, mga mahal na kapatid, ng confidence sa mga nag-aaral dito. Kinakailangan natin ng confidence. Diba? Meron nga dito, walang confidence na nagma-my day. Sila lang yung nakakaalam ng kanilang my day. Diba? Walang confidence dahil maling bagay yung kanilang ginagawa. Pero kung ang salita ng Diyos ang inyong ima-my day, huwag niyong isikreto. Ipahayag ninyo na sino mang umabot, mga kaklase ninyo. Ah, Kristiyano pala yung mga, yung brother na ito. Hindi ikinakahiya ang salita ng Panginoon sa kanilang buhay. Pero nakakalungkot sa mga kabataan ngayon, napakaraming mga sikreto sa kanilang mga buhay. Diba? Sabi ko, mayroong nagkwentong kapatid, hindi ko maisip ba't nagagawa nila ang mga bagay na yan. Ano ba yung kanilang mga tinatago? Diba? Sabi nga, kapag ka ang liwanag ay pumariyan, ang kadiliman ay lumalayo yan, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Openly and frankly. At ang isa pang ibig sabihin, free and fearless, fearless confidence. So walang takot na pagkakatiwala. Confidence, mga mahal na kapatid. Cheerful, courage, matapang, boldness, and assurance. Matapang lang kung walang nakakakita. Parang ganun. So yung boldness at yung assurance ay napakalaking faktor sa isang mananampalataya. We need boldness, mga mahal na kapatid. At sabi nga sa Ephesians chapter 3, verse 11 and verse 12, sabi rito, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence by faith of Him. Ano ba sa Tagalog yan? Nasa Kanya ay mayroon tayong lakas ng loob. Yung mga pinanginginan, ayaw ko magpagamit sa Panginoon. Then, ibigin mo muna ang Panginoon sa buhay mo. Magkakaroon ka ng confidence. Magkakaroon ka ng lakas ng loob. Diba? Sino ba yung nakwentuhan ko? Nagkikwentuhan kami ni Brother Joshua nung nakaraan. Sabi ko, nung panahon ako ay nanliligaw kay Sterosin, kung walang confirmation na mula sa Panginoon, hindi ko magagawa yung bagay na yun. Diba? Sabi ko, kung isip-isip ko lang, hindi ko magagawa ang bagay na ito kung walang confidence na inilagay ang Panginoon sa puso ko. Kung maalala nyo, nag-propose ako sa harapan ng Panginoon, doon mismo sa pulpito. Diba? Napakahirap noon, mga mahal na kapatid, kung walang confidence na inilagay ang Panginoon sa puso ko. Kaya, ibigin ninyo ang Panginoon. Sabi ko nga, yung love and confidence, nandyan yan. Kung mahal mo yung isang tao, nandyan yung confidence. Hindi mo ikakahiya yan, mga mahal na kapatid. Diba? So, sabi niyan, mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. So, in whom we have boldness and access with confidence by faith of Him. Kaya nating pumasok doon sa kabanal-banalang dako at maranasan ang presensya ng Panginoon. Diba? Kagaya ng doon sa Old Testament, natatakot yung mga tao, yung Israelita, dahilan alam nila na meron silang mga kasalanan.
Hinahatulan sila sa kanilang mga puso. Nakagawa sila ng napakaraming mga pagkukulang, pagkakasala. At meron lang boldness doon ay yung high priest. At ilan doon sa mga Levita, mga mahal na kapatid. Diba? Tinitipo natin. Pero tayo, nang dumating ang ating Panginoon, nagkaroon tayo ng kalayaan. Tinanggap natin yung pag-ibig at yung confidence ng Panginoon. At sa gayong paraan, tayo rin naman ay nagagawa nating ibigin siya, at yung confidence na ito ay nagagamit natin para tayo malayang makapasok doon sa presensya ng Panginoon. Diba? Sabi nga, sa presensya mo, mayroong kasiyahan. Sa presensya mo, mayroong kalakasan, mayroong kapayapaan. Diba? Kinakailangan natin pumasok doon, mga mahal na kapatid. Kapag meron tayong mga pinagdaraanan, pasukin natin ang presensya ng Panginoon. Sapagkat hinawi na yung tabing na naghihiwalay. Sabi pa sa Hebrews chapter 10 verse 22, sabi diyan, Hebrews chapter 10 verse 22, so let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Mayroong assurance, mayroong confidence, mga mahal na kapatid. Diba? Lumapit tayo sa Panginoon na mayroong tapat na puso. Hindi hinahatulan. Condemn it not ang puso natin. Hindi hinatulan. Sapagkat alam natin na mayroong pampalubag loob sa ating mga nagawang pagkakamali. Diba? Kung hinahatulan tayo, lumapit tayo sa Panginoon. At alam natin, kapag ang Panginoon ay nagbigay ng confirmation sa ating mga dalangin, bigla tayong lumalakas. Bigla tayong, Panginoon, salamat. Diba? Sa kabila ng mga bagay na nagagawa nating mga hindi mainam sa harapan ng Panginoon, kapag ang Panginoon ay nangusap na, nakakalimutan ang lahat ng ito na nagawa nating pagkukulang. Kahit ilang segundo lang yung itinagal ng nagawa mong pagkukulang, makakalimutan mo kaagad. Bakit? Nandyan yung presensya ng Panginoon. So let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. So ano yung pure water na yan, mga mahal na kapatid? Ang salita ng ating Panginoon. So napakahalaga para magkaroon tayo ng malinis na konsensya, nandyan po ang salita ng ating Panginoon. Hebrews chapter 10 verse 35, abante ng kaunti. So cast not away therefore your confidence, which has great recompense of reward. So sa Tagalog, Hebrews 10:35. So nang ubo-ubo tayo, mga mahal na kapatid. Ubo. Pero hindi yan makakahadlang para ang salita ng Diyos ay hindi natin maibahagi sa gabing ito. So huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala. Naitatakwil pala yan, mga mahal na kapatid, yung confidence. Naaalis pala yan. Nailalayo pala yan sa atin, yung confidence na yan. Totoo po. Kapag ka patuloy kang lumalayo rin naman sa Panginoon, kapag ka patuloy kang gumagawa ng mga sekretong mga bagay sa harap ng Panginoon at hindi mo tinatama ang iyong puso sa Kanya, lumalayo yung confidence. Kaya nga, kapag ka hindi natin nagawang magsisi, hindi natin magawang lumapit sa Panginoon bago yung gawain, wala kang tamlay na nagpupuri sa Kanya. Nakuha niyo po ba, mga mahal na kapatid? Ay, gawain na naman. Ay, si brother na naman yung mga ngaral. Pero tingnan mo, kapag kayong isang mananampalataya, mayroong confidence. Sino man yung nasa harapan ninyo. Diba? Ganado yan ang makinig. Hindi yan inaantok, mga mahal na kapatid. Kailangan natin ng confidence. Kailangan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi diyan, kinuha ko yung bagay na ito. So, cast not away therefore your confidence. Huwag nating alisin yung liberty or access, your liberty of access to God. So, mayroon pang ibig sabihin ng confidence sa bahaging ito. Cast not away therefore your confidence. Ibig sabihin, cast not away your title and right to approach His throne. Huwag nating ilayo, huwag nating alisin yung titulo ng pagiging isang anak ng Diyos na kung saan mayroon tayong karapatan na lumapit sa Kanyang trono. Isa pang ibig sabihin, ito ay ang ating birthright. So birthright,
Confidence is a birthright, mga mahal na kapatid. Kaya mong magpakilala na ikaw ay isang anak ng Diyos. Isa po pala yan, birthright. Ang confidence na yan, birthright. Being as His son and daughters. So, kapag ka pinag-usapan ng birthright, makikita agad natin si Esau. Dahilan lang sa isang pinggan, isang plato ng pagkain, nagawa niyang alisin yung kanyang confidence bilang siya yung pinakapanganay. Nakuha niyo po ba, mga mahal na kapatid? Nawa ay na nakaka-catch up natin. So, and the clear evidence you have of His favor, so yung pabor ng Diyos, ay naaalis kapag ka yung confidence natin ay wala. Mahirap humingi sa Panginoon kapag ka walang confidence. Sakit na nga lang, mga mahal na kapatid, sabihin natin, kapag ka wala yung confidence mo, napakahirap humiling ng kagalingan sa Panginoon. Diba? Kahit sa magulang natin, alam natin, hindi tayo sumusunod, matigas yung ulo natin, halimbawa. Napakahirap po humingi ng humingi sa mga magulang natin. Alam natin, hindi tayo bibigyan. Pero kung magiging masunurin tayo, lumalapit ka pa lang, sabi ng iba, nandyan na kaagad yung ibinibigay sa'yo. Amen? Ganyan po ang ating Panginoon. At ang confidence, sabi pa, this is your shield. Ito ang inyong panangga. O kaya, your faith in Christ. Ito yung pananampalataya mo kay Kristo, which gives you the knowledge of salvation. Keep it and it will keep you. Kapag ka iningatan mo ang confidence na yan, iingatan ka rin yan. Amen? So kung titingnan natin, paano ba magkaroon ng confidence? Sino ang gusto magkaroon ng confidence? Mga mahal na kapatid, lahat tayo. Amen. Sabi sa John chapter 15, tingnan natin, mga mahal na kapatid, bago natin tingnan si Cain, doon sa Genesis chapter 4, so tingnan muna natin ang John chapter 15, verse 1. So mayroong gustong ipakita dito ang ating Panginoon. So ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Verse 2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga. So ang pagbubunga, meron ding kinalaman yan sa confidence, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. So alam na natin yan, mga mahal na kapatid. Kinakailangan daw natin na magbunga. Dahil kung walang bunga sa atin, baka alisin tayo ng Panginoon. Verse 3. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Amen. Verse 4. Sabi rito, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Abide in me and I in you. Gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. So ano ba yung gustong ipakita rito? Patuloy lang tayo, verse 5. Mayroong pananatili, mga mahal na kapatid. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So ano yung title natin, mga mahal na kapatid? The connection of love, confidence, and obedience. Ibig sabihin, kung hindi tayo nananatili sa kanya, isa lamang ang pinapakita, hindi natin mahal ang Diyos. Kagaya ng mag-asawa. Diba? Kapag ka ang dalawang tao ay nagmamahalan, ano yung unang gagawin nila? Magpapasya silang magsama. As long as mayroong pag-ibig, mananatili silang magkasama. Sino mang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ang tao. Di ba? So, kinakailangan nilang magsama. Kaya, sino mang hindi nananatili sa Panginoon ay hindi sa Kanya. Sabi rito, ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, so, di ko alam kung saan ang gagaling yan sa ating deacon. Pwede bang hanapin nyo kung saan yung nakakaano na yan sa ilong, mga mahal na kapatid? So,
Delikado yan, mga mahal na kapatid. So, at ako'y sa kanya at siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Diba? Sabi ko nga kanina, kapag kayong mag-asawa, kaya yung dalawang tao nagmahalan, magsasama yan, mananatili yan, magkasama. At yun ay magpuproduce ng maraming bunga. Amen? At yan po yung isang bagay na nais na ipakita rito. So, ang pagbubunga ng marami ay meron ng kinalaman sa obedience. Ano yung obedience? Kapag kayong dalawang tao na magsama, ano yung sabi ng Genesis chapter 1? Be fruitful and multiply. So, susundin nila yung utos ng Diyos. So, obedience po yun, mga mahal na kapatid. Kaya nga, nung nakaraang linggo, nabanggit ko, kung sino mang may balak na mag-asawa pero ayaw magkaanak, huwag na kayo mag-asawa. Diba? Dahilan, baka kayo ay masumpungan sa pagsalangsang sa salita ng Diyos. Kasama po ang pagkakaroon ng anak sa pagpapamilya, mga mahal na kapatid. So, sapagkat yung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Verse 6. Sabi pa sa verse 6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sanga. Kaya alisin. Kaya yung confidence, mga mahal na kapatid, na binasa natin kanina, cast not away your confidence. Maitatapon, maaalis yung confidence na yan kapag ka hindi tayo mananatili sa kanya. Ay, nananatili naman ako, kapatid. Baka sa gawain lang. Nananatili ka sa Panginoon. Pero pag uwi mo sa inyong tahanan, baka malayo ka pa rin sa Panginoon. Diba? Kumbaga, sugpong, alis, sugpong, parang ganun. Nakakasugpong ka lang, baka dito lang, physically lang nandito, parang nakasugpong lang, pero spiritually, hindi ka naman talaga nakalapat pa. So, siguraduhin natin na yung confidence ay nasa atin. Nagpapatotoo tayo na ang Panginoon ay kasama natin. He abides with me, kinanta natin kanina. So, nawa ay magkaroon ito ng higit pang karanasan sa buhay natin at magawa nating ipatotoo ang magagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So, verse 7. So, doon muna. Sabi doon, so, at matutuyo at ang mga titipunin at mga ihagis sa apoy at mga susunog. So, kahit di ko nabasahin ang lahat, nakuha na po natin. So, isa pang talata, 1 John chapter 2, verse 28. Sabi rito, and now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. So, sa Tagalog, tingnan natin, bumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya, upang kung Siya'y mahayag, magkakaroon kayo ng pagkakatiwala. Mayroon tayong confidence na pagdating ng Panginoon, kasama tayong aagawin kung mananatili tayo sa Kanya, mga mahal na kapatid. Habang naghihintay tayo, nananatili tayo, nandoon yung godliness on duty, mga mahal na kapatid, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Diba? Purihin ng Diyos. The more na nag-a-abide or nakikisama tayo sa Panginoon, the more na nagiging close tayo sa Panginoon. The more yung confidence na meron tayo. The more yung confidence na ipakilala natin ng Panginoon. Bakit? Palagi natin kasama siya. Lalo pang nagiging close sa Panginoon. Kumbaga, the relationship will get or keep stronger. Nagiging tumitibay ng tumitibay yung relasyon, mga mahal na kapatid, habang patuloy silang nagsasama. Diba? Kung dati yung away nyo dumaraan ng mga ilang araw, diba? Tumagal na kayo, ilang taon na, umunti ng umunti. Diba? Yung dating tatlong araw, dalawa na lang. Diba? Yung dalawa, naging isang araw na lang. Di kayo nagpapansinan. Diba? So, the more na nagsasama kayo, diba? Sabi nga, kapag kayong isang bahay daw ay mayroong kang kaalit, yung malaking bahay nagiging maliit. Diba? Alam niyo yung ibig kong sabihin sa bagay na yan. Kapag ka mayroong awayan, yung bahay nagiging maliit, di mo alam kung saan katatago.
Tanayo, anong bagay na yan? So, kaya nga, the more na nagiging close kayo ng asawa mo, the more na nagiging malapit ang inyong loob sa isa't isa. So, nawa, ganun ang mangyari sa atin. Kapag ka nagsama yung dalawang magkapatid sa isang bubungan, nawa, igit na lumapit yung inyong relasyon. Hindi maghiwalay. Hindi total separation, mga mahal na kapatid. Kundi, total na higit na maging malapit sa bawat isa. So, nawa, yan yung maranasan natin. So, yan po yung confidence at yung obedience, mga mahal na kapatid. Alam na natin ito. So, Colossians chapter 3, verse 17, anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So, yan po, mga mahal na kapatid, ang bagay na ito. Tingnan natin ang Genesis chapter 4. So, alam ko, alam na natin yung obedience. So, Genesis chapter 4, dahil ang oras ay napakadali. So, Genesis chapter 4, verse 1. O kaya, tingnan lang natin ulit yung verse 12 ng 1 John chapter 3 para ating madugtungan yung ating teksto na ating binasa, mga mahal na kapatid. So, hindi gaya ni Cain na siya'y masama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang magawa ay masasama at ang magawa ng kanyang kapatid ay matuwid. So, yan po. So, Genesis chapter 4, verse 1. Bakit sa ilong? Genesis chapter 4, verse 1. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa. At siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Verse 2. At sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. Datapot si Cain ay magbubukid ng lupa. So nakuha nila yung katangian na ito sa kanilang mga magulang. So si Cain, dahilan anak siya nung serpente, mga mahal na kapatid, dahilan siya yung alipin ni Adan at ni Eva, so namana niya yung pagiging ganitong kalagayan, mga mahal na kapatid. So, at yung verse 2, pinanganak din si Abel, alam natin na nang ibigay ni Eva yung bagay na ito kay Adan, so tinikman at nandoon, ginawa rin nila yung bagay na ito at ang naging bunga, mga mahal na kapatid, ay si Abel. So, and Abel was a keeper, so tagapag-alaga ng tupa. Datapat si Cain ay magbubukid ng lupa, verse 3. Sabi rito, at nangyari nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. Verse 4. So, nagdala ng handog si Cain sa harap ng Panginoon at ganun din in Abel. Nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. So, anong gusto kong ipakita rito, mga mahal na kapatid? So, meron akong dati na napanood isang video ito, short video, sa isang kaganapan ng maghandog ang dalawang magkapatid na ito, magkapatid kay Eva. So, doon sa senaryo na yon, mga mahal na kapatid, di ko alam kung saan nila kinuha, na parang ang nagbunsod na kaya naghandog si Cain sa Panginoon ay dahilan sa sinabi ng kanyang kapatid na si Abel. So di ko alam kung nakita nyo yan sa YouTube, na mayroong video dyan sa YouTube na makikita ninyo na kaya nagawang maghandog ni Cain sa Panginoon dahilan siya ay nasabihan ng kanyang kapatid na si Abel. So dito sa pagkakataon na ito, mga mahal na kapatid, so yung pag-ibig ay pwede nating kuhanin sa bahaging ito. So bakit nga ba hindi kinalugdahan ng Diyos ang handog ni Abel? Ay ni Cain, mga mahal na kapatid, yamang naghandog naman ito ng bagay na sa paningin ni Cain ay mainam para sa Panginoon. Pero doon nga sa video na aking napanood ay pinili niya kung alin pa yung nabubulok na. Yun yung ibinigay niya sa Panginoon. So yun ay siguro kaisipan na lang ng tao. At si Cain, sabi sa verse 4, sabi sa English, and Abel, he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof. And the Lord has respect unto Abel
into His offering. Sabi ko sa inyo, mga mahal na kapatid, ang koneksyon ng pag-ibig, ang confidence, at ang pagsunod ay mayroong koneksyon ang tatlong ito. So makikita natin, mga mahal na kapatid, sa magkapatid na ito, kung sino yung totoong mayroong pag-ibig sa Diyos. Kung sino yung totoong mayroong pagkakilala sa Diyos. Kung sino yung mayroong revelation. Kung sino yung mayroong confidence na tatanggapin ng Diyos ang kanilang mga hain. Nasundan niyo po ba, mga mahal na kapatid? Kaya nakita ko rito, ganoon kahalaga ang confidence. Ganoon kahalaga ang pagkakatiwala na sa panahon na tayo maghahandog sa Panginoon, alam natin na ang Panginoon ay magiging kalugod-lugod sa bagay na ating ginagawa. Bakit? Unang-una, mahal natin ang Diyos. At tingin mo kaya kung mahal mo ang Diyos, hindi mo ibibigay yung pinakamainam para sa Kanya? Diba? Kung mahal mo yung isang tao, pipili ka ng isang regalo na alam mo, magiging masaya siya. Ganoon ang nangyari dito, mga mahal na kapatid. Dahilan nga si Cain ay yung kanyang pinagmulan ay sa kaaway kay Satanas, mga mahal na kapatid, nagmamataas, diba? Gusto niyang palitan ang Diyos, ba't siya maghahandog sa Diyos? Diba? Gusto niyang higit pang lampasan ang Diyos. Sa isip-isip ni Satanas, mga mahal na kapatid, kaya nga siya inihulog. Kaya nga siya nalayo sa presensya ng Panginoon. Dahil yung confidence niya ay mali. Gusto niyang lampasan yung Diyos. Wala yung humility na nasa kanyang puso. Kaya ang makikita natin dito, mga mahal na kapatid, ang pag-ibig na totoo na nagmumula sa Diyos, magbibigay sa iyo ng higit pang confidence. Panginoon, kapag ginawa ko ang bagay na ito, alam ko tatanggapin mo to. Kagaya na lang ng pagbibigay natin. Mamaya, madadaanan natin ito, mga mahal na kapatid. So, yun ang nangyari. Yung confidence na meron ng magkapatid na ito ay magkalayo. Yung confidence ni Abel, alam niya, with revelation, tatanggapin yung kanyang offering. Tatanggapin yung kanyang handog sa Panginoon. Kaya tingnan nyo, verse 5 sa Tagalog. Dahilan hindi nalugod ang Panginoon sa handog ni Abel, sabi niya, datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. Anong ginawa niya? Tahalip na magpakumbaba siya at humingi ng pangalawang pagkakataon, Panginoon, ano ba yung maari kong gawin para malugod ka? Hindi. Ito yung nangyari. Nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Diba? Kapag ka na-reject, sa halip na magpakumbaba, nag-init pa yung kanyang, nag-init na mainam si Cain. So verse 6, sinabi ng Panginoon kay Cain, ba't ka nag-init at bakit ka namanglaw? Bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ginawa mo yung the best, ba't ka namamanglaw? Diba? So alam natin, dahilan ganoon yung nangyari, alam natin na hindi na ibigay ni Cain yung pinakamainam para sa Panginoon. Verse 7, kung ikaw ay sumunod, gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? Alam ng Panginoon yung puso ng isang tao. Kapag ka ginagawa mo ng mainam yung bagay na yung, sabi pa nga, ministeryo na yung ginagampanan, the Lord will reward you. Pagpapalain ka ng Diyos sa bagay na iyong ginagampanan at magiging pagpapala yan sa mga mananampalataya. At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. Nag-prophecy na ang Panginoon. At sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoonin niya. Verse 8. So nag-usap na yung magkapatid. At yaoy, sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel at nangyari nang sila'y nasa parang. So sinabi ni Cain na hindi nalugod yung Panginoon sa kanyang handog. Dahilan niya si Abel ay na pinalugdan ng Diyos yung kanyang handog. So mayroong sama ng loob sa puso ni Cain. Sabi ng Panginoon, nang siya ay pumarito sa ibabaw ng lupa, sino mang magkaroon ng puot sa kanyang puso laban sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Doon pa lang, pinatay na niya ang kanyang kapatid. Pero dahilan nandoon, yung confidence na nagdadala kay Cain ay iba,
nagkaroon ng obedience na hindi tama. At ang naging bunga nito ay pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Kung niyo makikita, mga mahal na kapatid, ang tunay na pag-ibig, di ba? Ang tunay na pag-ibig, magpuproduce siya ng totoong confidence. Di ba? Hindi inggit, hindi selos. Nakuha niyo po ba, mga mahal na kapatid? Hindi inggit, hindi selos, at magbubunga yan ng tamang magawain. Lalago, titibay, at magiging kapurihan sa Panginoon. So, yun lang, mga mahal na kapatid, sa bagay ito, babasahin ko sana yan. So, sa verse 16, tingnan natin. So, laktawan ko na yung ilang mga bagay dito. So, matapos na patayin ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, so, alam natin na sinumpa ng Diyos si Cain na sino mang makasumpong sa kanya ay makapitong beses. Diba? Yung ganti, mga mahal na kapatid. So, sa verse 16, sabi rito, at umalis si Cain sa harapan ng Panginoon. Inalis siya. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. Diba? Tingnan nyo ang nangyari. Sa halip, kung namalagi sila sa pagsunod sa Panginoon, hindi sana. O kaya si Cain, kung namalagi lamang siya, pero yun talagang hindi, mga mahal na kapatid, yun na yung predestination sa bahaging ito. Kung hindi talaga itinalaga, ano mang mangyari, hindi talaga, mga mahal na kapatid. So, and Cain went out from the presence of the Lord. So, nawala siya sa presensya ng Diyos. At yan yung nakakalungkot na bagay kapag yung isang tao ay mawala sa presensya ng Diyos. Diba? So, tingnan din natin ang isa pang kaganapan, isang senaryo na mayroon ding tila baga, mayroon ding kahalintulad sa nangyari dito. 1 Samuel chapter 15, sa verse 1, so mayroon ding utos ulit ang Diyos. So ako naman ay umaasa na bago naghandog ang magkapatid na yon, mga mahal na kapatid, ay ang Diyos ay alam ko mayroon ng utos doon pa lamang sa kanyang ama na si Adan. So doon ang galing yung utos na sila ay maghandog. So, dahilan na reveal sa magkapatid o kaya kay Abel, yung revelation, kung alin yung pinakamainam, yun yung ibigay mo. So, 1 Samuel chapter 15, verse 1, at sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan, sa Israel. Ngayon nga'y dinggin mo ang aking tinig. Ang tinig ng mga salita ng Panginoon. So, salita galing sa Panginoon. Ang ibinigay ni Samuel kay Saul. Verse 2. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking tinandaan yung ginawa ng Amalek sa Israel kung paanong siya'y humadlang sa kanya sa daan nang siya'y umahon mula sa Ehipto. So, hindi yan nakalimutan ng Panginoon. Kaya sino mang humahadlang sa atin, mga mahal na kapatid, habang tinutungo natin ang pangako na walang hanggang buhay, hindi po yan kakalimutan ng Panginoon. So, verse 3, sabi rito, ngayon yumaon ka. Ito na yung utos ng Panginoon na pinahayag kay Samuel at pinahayag din ni Samuel kay Saul. Saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila kundi patayin mo ang mga lalaki at babae, sanggol, sumususo, baka, tupa, kamelyo at asno, lahat ng nandoon. So, yan po yung utos ng Diyos, mga mahal na kapatid. At sa madaling salita, sa verse 9, ito yung nangyaring pagsunod ni Saul, mga mahal na kapatid. Nangyari, hanggang nandoon na sila sa lupain ng mga Amalisita, habang nililipol nila yung mga tao doon na ang utos ng Panginoon, walang ititira kahit alam pa ang nandoon. Ito nung yan nangyari. Ngunit pinanghinayangan ni Saul at nang bayan si Agag. Diba? Hindi nila sinunod ang Diyos. Mas pinili nilang sundin ang sinasabi. O kaya mas piniling sundin ni Saul ang sinasabi ng mga tao kaysa sinabi ng Diyos. Dito ni Saul, nabayan sa Agag at si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, sa mga pinataba, sa mga kordero, at lahat ng mabuti at mga yaong mga hindi nila lubos na nilipol. Ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay
kanilang lubos na nilipol. So pumili sila. Aliwas mga mahal na kapatid sa utos ng Panginoon. So kaya, ibang bagay yung nangyari sa bagay na ito. Sabihin ko, mga mahal na kapatid, tanungin ko kayo, mahal ba ni Saul ang Panginoon ng lubos? Hindi, sa madaling salita. Masigit niyang pinapahalagahan ang sinasabi ng tao kaysa sinasabi ng Diyos. Hindi totoong pag-ibig, mga mahal na kapatid, ang nangyari sa bagay na ito. Kaya nga sa verse 22 ng 1 Samuel chapter 15, ito yung nangyari, yung confrontation na nangyari kay Samuel at kay Saul. Hindi ko na binasa yung lahat dahil alam ko kukulangin tayo ng oras. Sa verse 22, sabi rito, sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Batayin natin sa English. Pagkat napakainam sa English, mga mahal na kapatid. Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice. Mas mahalaga yung pagsunod sa Panginoon kaysa sa mga handog. Kaya nga yung handog na ginagawa natin, kung ginagawa nyo yan, dahil lamang sa sinabi ng tao, hindi po yan kalulugdan ng Diyos. Pero kung ginagawa natin ang paghahandog, ang pagbibigay, ang giving, na ayon, mga mahal na kapatid, sa sinalitaan ng Diyos, malinaw sa atin, with revelation, ang Diyos po ay nalulugod sa mga bagay natin ginagawa. So tingnan natin ang bagay na ito. Sa Mark chapter 12, verse 41 to 44, ito ay isang babaeng bao, isang widow woman, na tiningnan ng Panginoon at ng mga alagad habang nagbibigay. Sabi rito, at umupo siya sa tapat ng kabangyaman. At minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman at maraming mayayaman ang nanguhulog ng marami. So marami yung nanguhulog kasabayan ng babaeng ito. Verse 42. At lumapit ang isang babaeng bao at siya ay naghulog ng 2 lepta nang halagay halos isang beles. Verse 43. So tinawag niya yung mga alagad. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaguhulog sa kabangyaman. Bakit? For verse 44, sabi rito, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis. Yung spare, mga mahal na kapatid, yung ibinigay nila, yung labis lang, yung sobra lang sa kanilang mga pera, hindi ayon sa katiyahan ng kanilang puso, nakagaya ng sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Diba? Magbigay tayo ng naaayon sa ipinasya ng ating mga puso. Kaya sabi rito, datapwat siya ay kanya, sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya, sa makatwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Ano ba yung gusto kong puntuhin sa bagay na ito, mga mahal na kapatid? Dahilan sa pag-ibig niya sa Panginoon. Pagkaunawa sa salita. Pagkaunawa sa kautusan. Diba? With revelation. Alam niya. Anong naman mangyayari, mga mahal na kapatid? Sabi siya sa Matthew chapter 6, verse 33, unahin mo ang kanyang kalooban at ang kanyang katuwiran at ang mga bagay na ito ay pawang idaragdag na lamang sa inyo. Yan po yung nasa isipan ng babaeng ito, mga mahal na kapatid. Inihulog niya yung 2 lepta na ito'y yung kanya na lamang pera. Wala nang iba. Bakit? Because he lives. I can face tomorrow. Kaya niyang ibigay. Bakit? Alam niya na mayroong higit na nakakaalam ng bukas para ibigay, mga mahal na kapatid, ang kanyang pangangailangan. Kaya sa oras na ito, mga mahal na kapatid, ang pag-ibig natin sa Panginoon,
magbibigay sa atin ng confidence para gawin ang kanyang kalooban. Hindi po natin magagawang ibigay ang nararapat sa Panginoon kung wala tayong pag-ibig, wala tayong pagkakatiwala sa Kanya. Diba? Nagbibigay tayo minsan, itinatabi muna natin yung pangangailangan natin. Hindi natin inuuna ang Panginoon, mga mahal na kapatid. Salamat na lamang sa Panginoon dahilan sinaayos na ang tithes, mga mahal na kapatid. Dahilan baka habang sinasabi ko ito, baka ang naisip ninyo para sa akin. Diba? Salamat sa Panginoon dahilan isinaayos na ang bagay na ito. Love, connection. Yung connection ng pag-ibig. Confidence, kaya mong ibigay ang lahat para sa gawain ng Panginoon. At ang Panginoon ang bahalang magpaala sa iyo. Mag-supply ng iyong pangangailangan. Nakakalungkot kasi, mga mahal na kapatid. Wala tayong confidence. Hindi natin kayang gawin ang mga bagay na ito. Bakit kulang ang pag-ibig sa Panginoon? So baka magtanong kayo, paano ba? Higit pang lalalim ang pag-ibig ko sa Panginoon. Manatili ka sa Panginoon. Mahalin mo ang kanyang mga salita. Yung kanyang commandments, mga mahal na kapatid. Sa bawat araw ng iyong buhay, basahin mo yung salita ng Diyos. Ako yung maasa, pagka nagawa natin yan, lalago tayo. Titibay tayo sa pag-ibig sa Panginoon. Amen, mga mahal na kapatid. Sayin natin yung verse 44 na yan sa English. Ba? Yung nakikita. For all they did cast in of their abundance. Yung kasaganaan lang nila, yung ibinibigay, yung sobra. Diba? Hindi nila nakita yung pangangailangan. Ano ba ang sinabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7? Sabi rito, magbigay ang bawat isa ng naayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi ipinasya ng isipan, mga mahal na kapatid. Meron niyang isang kapatid dito, hindi ko alam, hindi naman niya siguro sinasadya na mapansin na meron daw isang kapatid na hindi nagbibigay. So baka ako nalilimutan lang. Hindi ko alam, hindi ko sasabihin kung sino. Baka nakakalimutan lang. So nawa, tiyakin natin ito. So hindi ko kayo pinipilit sa bagay na ito, baka kayo ay mapilitan lang, pero alam natin na ginagawa natin ito sapagkat ito ay nakalulugod sa Panginoon. Diba? Hindi ko alam kung ano ang dahilan, ba't niya ito nakikita, siguro pinakita ng Panginoon sa kanya, napansin niya, hindi naman niya sinasadya na mayroong isang kapatid na hindi nakakapagbigay. So, ang Panginoon ang kumatagpo sa bagay na ito, ang sumagot at magbigay ng solusyon sa bagay na ito. So, nawa, mga mahal na kapatid, at ako nga ay nagtataka, Panginoon, ba't ba ako dinala mo sa bahaging ito? Ba't mo ba ako dinala sa ganitong kaisipan? So, sabi ko, Panginoon, pagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. So, 1 Kings chapter 17, so verse 8, so isa pang babaeng bao, mga mahal na kapatid, na alam ko na ito ay nagmamahal sa Panginoon, na kayang mayroong pagkakatiwala na ibigay ang lahat ng nasa kanya. At ang nangyari, pinagpala ito ng Panginoon. So between death and life, ang kanyang pagpili sa bahaging ito. Sabi diyan, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Verse 9. Ikaw ay bumangon. So ang bahaging ito ay pangungusap sa propeta ng Diyos. Si Elisha, mga mahal na kapatid, na nauukol sa Sidon at tumahan ka roon, narito aking inutusan ng isang baong babae. Roon, napakanin ka. Ano kayang meron sa babaeng bao, mga mahal na kapatid? Ano kaya ang meron sa babaeng ito? Na tila baga mayroong mahalagang bagay na pinupunto ang Panginoon dahilan hindi po basta-basta kapag ka ang Panginoon ay nagbanggit ng isang babae sa banal na kasulatan. Mayroon po yung gagampanan na talagang hindi makakalimutan. So, at tumahan ka roon narito, aking inutusan ng isang baong babae roon, napakanin ka.
Bakit kaya hindi may asawa? So, verse 10. Sa gayoy, bumangon siya at naparoon sa Sarepta. So, yung Sareptan woman. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito, isang baong babae ay nandoon na namumulot ng mga patpat at tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig. Verse 11. Nainuman upang ako'y makainom. Verse 12. Verse 11. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay. Kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga at narito ako'y namumulot ng dalawang patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain at bago kami mamatay. Diba? Sabi ko sa inyo, between death and life na ang bagay na ito. Nag-isip ang babae nito. Alam niya na yung kanyang nasa harapan ay lingkod ng Diyos. Nagtiwala siya sa salita ng Panginoon, mga mahal na kapatid. Verse 13, nangyari dito, sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Ito kasi yung minsan, ito yung kasalungat ng confidence, mga mahal na kapatid. Yung pagkatakot. Diba? Hindi natin nagagawa yung isang bagay dahil natatakot tayo. Pinangungunahan natin ang Panginoon, Panginoon, wala kaming sasaingin bukas. Wala kaming uulamin bukas. Diba? Yan yung palaging nasa isip natin. Ang nangyayari nga, sumahod tayo, ubos na yung lahat ng pera, doon pa lamang natin kukuhanin yung pang-giving natin. Pinahayag na sa atin yan dati. Kapag ka dumating yung sahod mo, ihiwalay mo kaagad yung para sa Panginoon. Diba? Naalala niyo ba yan? Yung pangaral ng ating kapatid, Brother Ryan, na kapag ka dumating yung sahod mo, unahin mo ang Panginoon. Pero ako nga, minsan nalulungkot din ako sa bagay na ito. Kung kailan gawain na, saka kumukuha ng pera para sa Panginoon. Diba? Pwede nating baguhin muli. Baka ito yung solusyon ng Panginoon. Para tayo pagpalain, para makapagpakisamin na tayo. Dahil yung ilan nating mga kapatid, naiinitan na. So, Panginoon, ano man ang kalooban mo mangyari. Hallelujah. So, ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Verse 14. So, nagtiwala yung babaeng ito sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ito din, take note. Huwag din kayo basta-bastang gagawa na wala kayong pinangahawakan na salita ng Panginoon. Diba? Baka gawin nyo yan, sinalita ko lang. Hindi kayo pagpapalain ng Diyos, mga mahal na kapatid. Diba? Nakuha nyo po ba? Gawin nyo nang naayon sa revelation na ibinigay ng Panginoon sa inyo. At alam ko ang Panginoon na magpapala sa inyo. Pero baka di kayo pagpalain, ako ang sisihin ninyo, mga mahal na kapatid. So, ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga salita. So, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan. Amen. O ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. So sa panahon kasi na ito ay nasa panahon ng tagtuyot. Verse 15, at siya yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias at kumain ang babae. At siya at ang kanyang sangbahayan na maraming araw. Baka sabihin nyo, yan nga kapatid, sabi ni Elias. Hindi, sabi yun ng Panginoon, mga mahal na kapatid. The voice of the Lord. Verse 16, last verse sa bagay na ito. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan. O ang banga ng langisman ay nabawasan. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Diba? Alam nyo, marami ng patotoo tayong napakinggan kapag ka ang Panginoon na nangungusap. Ibigay mo ang lahat ng pera mo sa Panginoon. Then, dinudubli ng Panginoon. Patotoo ni Kuya Ryan, alam nyo yan, nung nandoon sa camp meeting. At minsan ang aking asawa meron ding patotoo sa bagay na yan. So hindi ko nakikwento ang napakaraming mga bagay. At ang ilan sa atin, alam ko meron din kayong patotoo. Kapag ka ang Panginoon ay nangungusap, especially nung meron pa tayong camp meeting dati, na dinadaluhan, malimit na ang Panginoon ay mangusap sa paraan, lalong-lalo na kapag ka nagtatawag na yung mga treasurer doon, mga mahal na kapatid, na huling araw na natin, meron pa tayong babayanan.
Na? Alam ko, hindi naman pinagkukulang ng Panginoon ang mga bagay na ito. So, pagkatiwala natin sa Panginoon, magkaroon tayo ng confidence sa Panginoon. Confidence sa kanyang salita. Sabi ko nga sa inyo, ang bubunga niyan ay ang pagsunod. Pagsunod na magiging mabungahin ka sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Diba? Colossians chapter 2, anumang inyong ginagawa, gawin ninyo ayon sa kaluwalhatian at kaluguran ng ating Panginoon. So, ganun lang mga mahal na kapatid. So, tingnan lang ulit natin 1 John chapter 3 at basahin natin at pagkatapos, tatapos na tayo sa oras na ito. Basahin natin sa Tagalog, verse 11. At sinadya ko, mga mahal na kapatid, na maikli lang yung aking may prepare. Dahil alam ko, kaunting oras lang talaga yung igugugol natin kapag kagabi. So, 1 Corinthians, 1 John chapter 3, verse 11 to 24. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula na mag-ibigan kayo. Tayo sa isa't isa. Verse 12. Hindi gaya ni Cain na siya'y masama, pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama. At ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. So tinalakay natin ito kanina, na mayroong kinalaman sa pagkakilala sa Diyos, mayroong kinalaman sa pag-ibig sa Diyos, mayroong kinalaman sa relasyon sa Diyos, mga mahal na kapatid. Diba? Mayroong kinalaman sa predestination. Kaya nangyari ang bagay na ito. Verse 13. Huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan. Verse 14, nalalaman natin tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid, at ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. So mayroong factor ang pag-ibig, mga mahal na kapatid. Talagang ibinigay ang pag-ibig na yan. Talagang pinaka-foundation kung bakit nagkaroon ng langit at lupa. Verse 15, sapagkat ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, at nalalaman ninyong sinumang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. So kaya mga mahal na kapatid, patuloy nating isettle ang ating mga puso. Kung merong magkaroon man ng problema, ayusin kaagad natin. Huwag na nating palawakin. Huwag na natin, sabi pa nga, palubugan ng buwan, mga mahal na kapatid, ang ating mga galit. So verse 16. Dito ay nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Alam natin to, mga mahal na kapatid, kaya tayo nagmi-ministry sa dakong ito, hindi lamang sa Panginoon, kundi sa bawat mananampalataya rin na kasama natin habang tayo nandirito. Verse 17, datapat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan. At dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kung mayroon ng kinalaman sa kapatid, relasyon sa kapatid, pag-ibig sa kapatid, verse 18, mga muntikong mga anak, huwag tayong magsiibig lamang sa salita. Diba? Pinapahayag natin, mahal ko ang kapatid na ito. Pero sa panahon na lumapit sa iyo, wala ka namang ginagawa. Wala ka namang ginagawang effort. Wala kang ginagawang tulong na kinakailangan niya. Liban na lang talaga kung walang-wala, mga mahal na kapatid. Neither in tongue, ni nang dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. So, napakahalaga niyan, yung gawa at yung katotohanan. Verse 19. Dito'y makikilala natin tayo'y sa katotohanan at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. So, mayroon ang kinalaman sa puso ng isang tao na alam natin sino mang mayroong Espiritu ni Kristo. Kapag ka nagawa niya o kaya hindi niya nagawa ang isang bagay, mayroong mangusap sa kanyang puso. Kapag ka hindi niya nagawa, mayroong hahatol sa kanyang puso. Kaya nga sabi sa verse 20,
For if our hearts, kapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Verse 21, mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, may pagkakatiwala tayo sa Diyos. Kaya dumating mga mahal na kapatid sa paksang ito ang ganitong bagay, dahilan yung confidence, mayroong kinalaman sa pag-ibig. Pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa Diyos. Hallelujah. So, mga minamahal, kung tayo hindi hinatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Diyos. So, yan po ang nais na ipakita ng Diyos sa gabing ito. Nawa, sikapin natin palagi na hindi hinahatulan yung puso natin, kundi magkaroon ng higit pang confidence sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sabi sa verse 22, anumang inyong hingin, ang anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya. Bakit? Walang condemnation sa puso natin, kundi mayroong confidence tayo. Confidence na kung hihingi tayo sa Kanya, ibibigay ng Diyos ang ating mga bagay na hinihingi sa Kanya. So ngayon, mga mahal na kapatid, nawa ang mga salitang ito ay makapagdagdag kahit paano, kaunti, na ang pagsunod pala sa Panginoon ay nangangailangan ng confidence, nangangailangan ng pag-ibig, nangangailangan ng mabuting relasyon. Kaya nga, sabi ng Panginoon, kapag ka ikaw ay pumupunta sa templo, yung pangungusap niya, at mananalangin ka sa Panginoon, at meron kang naalala na meron kang kagalit, puntahan mo muna yung kapatid mo. Saka ka manalangin sa Panginoon. Nakuha niyo po ba yun, mga mahal na kapatid? Kaya nga, nawa. Kaya siguro minsan mabigat yung gawain, kaya minsan tila baga napakahirap tayong pagpalain kasi merong mga bagay na hindi tama sa puso natin. So ngayon, mga mahal na kapatid, ang confidence na ito ay napakahalaga sa harapan ng Panginoon. Whatsoever we ask, we receive of Him because we keep His commandment and do those things that are pleasing in His sight. Amen. Verse 23 hanggang verse 24. And this is His commandment, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another in as He gave us commandment. So love one another. Verse 24. And he that keepeth His commandments dwelleth in Him, and He in him, and hereby we know that He abideth in us by the Spirit which He has given us, mga mahal na kapatid. So tayo ay makakapanatili sa Kanya. Bakit? Sa pamamagitan rin naman ng Espiritu na ibinigay sa bawat isa sa atin. So napakahirap po magkaroon ng pag-ibig kung hindi po natin matitiyak ng Espiritu ni Kristo ay nasa atin na. So yung promise in our day, mga mahal na kapatid, ay talagang mahalagang bagay na dapat yung pangako na meron sa panahong ito, dapat talaga tinanggap mo na, mga mahal na kapatid. So, ito po yung conclusion ko sa araw na ito. Kung mahal natin ang Diyos, mayroon tayong pagkakatiwala. At tayo'y dadalhin sa buong pagsunod sa Kanyang kalooban. So, kaya mayroong connection ito. The connection of love, confidence, and obedience. So, naipaliwanag ko sa inyo kanina yung dalawang tao na nagmamahalan. Kapag ka mayroong pag-ibig yan na nagkukonekta sa kanila, yun, meron na silang agreement, meron na silang connection, pero hindi pa doon nangangahulugan na meron na silang kumbaga, authority sa lambang sa bawat isa hanggat hindi pa sila dumarating sa pag-iisa ng Panginoon. Diba? Hindi mo pa pwedeng magkaroon ka ng authority sa kanya. Minsan kasi, yung isang lalaki, kapag ka nagdi-desisyon, so ito ay nabulay ko rin kanina, na ang nangyayari kasi sa mag-asawa, so sa mag-asawa, mga mahal na kapatid, ang nangyayari, iba yung pagkakatiwala ng isang lalaki na ang alam lang niya, dahilan ako ang lalaki, ako ang masusunod. Diba? Ako ang lalaki, ako ang masusunod. Sa kabila na mali yung bagay na kanyang pinagdesisyonan, siya pa rin yung nasusunod.
Pero hindi niya tinitingnan na yung desisyon niya ay meron ng problema. Ba? Dapat makita na dapat yung pagkakatiwala na meron siya ay nasa tama pa rin. Nasa ayon sa salita ng Diyos. Dahilan mahirap yung pag-ibig, yung confidence at yung obedience, dapat talagang masusundan natin yung step by step niyan, mga mahal na kapatid. Kung tama yung pag-iibigan niyo, maganda yung confidence. Diba? Halimbawa, I'm sorry to say this, mga mahal na kapatid, kapag mayroong isang kabataan na nandyan, hanap ng kasintahan, dahilan hindi pa napapanahon, walang confidence, mga mahal na kapatid. Diba? At ang nangyayari, disobedience sa kanilang mga magulang. Disobedience sa Panginoon. Diba? Kaya yung tatlong ito na aking nabulay, mga mahal na kapatid, ay talagang magkakalakip, magkakadugtong ang tatlong ito. Pag-ibig, confidence, and obedience. Kung yan ay tama, magagawa ninyo yung pagsunod na nararapat sa Panginoon. Walang compromise. Amen ba, mga mahal na kapatid? So, purihin ang Panginoon sa bahaging ito. So, sabi ko, Panginoon, ba't ba ako dito mo dinala? Medyo kakaiba na naman, Panginoon, para sa akin. Yung connection ng pag-ibig, confidence, and obedience ay dapat nasa tamang kalagayan ito, mga mahal na kapatid. Dahilan baka masumpungan tayo na nasa pagsuway. So, tamang pag-ibig, tamang pagkakatiwala, at tamang pagsunod. So, maraming example sa banal na kasulatan. Si Cain, si Saul, at napakarami pang mga tao. Kahit nga si Judas, mga mahal na kapatid. Diba? Confident na siya bilang isang treasurer. Kasama sa 12 alagad. Diba? Pero dahilan mali yung puso niya. Iba yung confidence na meron siya. Yung confidence niya ay gusto niyang maghiganti sa kanyang, sa mga taong nakapanakit sa kanya. Maging mga ang Panginoon, siguro na-offend siya dahil sa ilang mga pangungusap ng Panginoon. At ang nangyari, ebenenta ang Panginoon. Ilang piraso yon, mga mahal na kapatid, 30 pieces. Kaunting halaga lang yon. Kaysa sa bagay na mahalaga pero pinangyari pa rin ng Panginoon dahil yun yung nakasulat. Pero ngayon, mga mahal na kapatid, nawa, kung talagang mahal natin ang Panginoon, yung confidence ay makikita sa atin. Amen? At magbubunga yan ng pagsunod. Sa oras na ito, ayokong pag-abalahin ang ilang mga oras at alam ko na naibahagi ko na rin yung gustong puntuhin sa gabing ito ay nawa nakuha natin yung ilang mga simpleng kaisipan sa bagay na ito. Tayo po ay magsitayo, mga mahal na kapatid. Hallelujah. At so, salamat sa Panginoon. Okay. Hallelujah. Tayo umawit ng isang awitin. Awitin ulit natin yung Because He Lives. Mga mahal na kapatid, sapagkat napakainam ng awit na ito, tayo ay mananalangin. Nakuha niyo po ba yung simpleng kaisipan na nais na ipakita sa atin sa gabing ito? Meron po bang idaragdag, Brother Alex? Okay. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Hold me, your
Lord. Hallelujah. Napakainam ng awitin na ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig at salamat sa pagkakatiwala. Alam ko, Panginoon, kung palalawakin pa namin ang bagay na ito, dahilan sa pag-ibig ng Ama, nagawang isugo ang kanyang bugtong na anak. Hallelujah. At ang pagkakatiwalang ito, sabi pa nga, mayroong nagtiwala sa tao. Nung may pangaral ng aming kapatid, Brother Ryan, ito nung nakaraan. Hallelujah. Kasumpa-sumpa ang isang tao na magtiwala sa isang tao. Pero ikaw, Panginoon, nagawa mo magtiwala sa isang tao na kagaya namin. Kaya ka nasumpa, Panginoon, dahil nagtiwala ka sa bawat isa. At ang pagkakatiwalang ito ay mayroong kinalaman sa pagtatalaga. Doon pa lamang sa bago magpasimula, Panginoon. Nagtiwala ka sa amin na kami ay magagawang makapanagumpay kasama ka. Nagawa mong managumpay, Panginoon, at kami rin naman ay magagawang makapanagumpay. Kaya salamat sa bagay na ito, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa pagkakatiwala na ibinigay mo sa amin. At gayon din naman, nagawa mong sumunod, at kami rin naman ay magagawang makasunod sa iyo. O Lord, dahilan sa ignorance ng isang tao, nagagawa nilang sumuway. Dahilan sa kamangmangan, dahilan sa kawalan ng kaalaman, nagagawa naming sumuway, Panginoon. Pero salamat, dahilan pinalipas mo na ang kamangmangan na ito. Pinalipas mo na, Panginoon, ang kahalangalan. At naririto, sabi nga doon sa Isaiah, sinong nakinig ng aming balita? Lord, meron kang mga anak sa dakong ito na nagawang makinig ng balita, ng mabuting balita at nagawang baguhin ang buhay ng bawat isa amin. Na dati, papunta na sana, Panginoon, sa kamatayan, ay nandito, bigla mong pinihit, binago ang buhay namin. O Lord, dahilan meron ka palang plano sa amin. Bago pa kami magdesisyon, Panginoon, nalalaman mo na ang lahat ng mga bagay. O salamat sa iyo, Panginoon. Salamat dahil nilagay mo sa aming mga puso ang tamang pagdesisyon. At kung magkamali kami, Panginoon, pinipihit mo pa rin ang aming mga puso para piliin ang tamang desisyon sa buhay namin. Kaya sa oras na ito, Lord, salamat sa iyo na nakakaalam ng lahat ng mga bagay sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Tayo manalangin, mga mahal na kapatid, sa oras na ito. Hallelujah. Kung meron kayong mga pangangailangan sa Panginoon, kagaya ng ating napag-usapan, ipagkatiwala natin ito sa Kanya. Magkaroon tayo ng confidence at gawin natin ang Kanyang kalooban na Siya ang mayroong hawak ng bukas, mga mahal na kapatid. O aming Diyos, aming Ama, kami lubusan nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Sa kabila, Panginoon, ng sukat na meron ng iyong lingkod, nagawa mo pa rin gamitin para ipahagi ang ilang simpleng mga pangungusap. Pero alam ko na saya isang mananampalataya, isang anak ng Diyos na itinalaga, ang simpleng bagay ay napakahalaga na, Panginoon. Sapagkat kung kami ay magiging masaya sa maliit na bagay at kami mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, sabi ng iyong salita, ay magagawa mo rin kaming pagkatiwalaan sa malalaking bagay. Kaya Panginoon, nagsisimula ito sa maliit na bagay sa amin. Kagaya ng babaeng bao na ito, dalawang lepta na lamang yung kanyang inaari. Ipinagkatiwala niya ito, Panginoon, sa kabangyaman. The treasury, Panginoon, na walang iba, ikaw ito, Panginoon. Pinagkatiwala ito sa iyo. At nagawa mong suplayan ang kanyang pangangailangan habang siya ay nabubuhay. Gayun din naman ang Sareptan woman, Panginoon. Isang subo na lang yung nasa kanyang kamay. Kumuha ng dalawang patpat, Panginoon, para lutuin. At kaunting langis, Panginoon, revelation na meron siya. Nagawa niyang lutuin ang pagkain na ito na mayroong pag-ibig sa iyong lingkod, pagkaunawa, with revelation, Panginoon, na kung magagawa niya ito, mayroong pananampalataya sa kanyang puso. Na alam namin, Panginoon, alam niya sa kanyang sarili, hindi siya pagkukulangin. Hindi siya pababayaang mamatay kapag ka nagawa niya ang kalooban mo, Panginoon. Ay sa oras na ito, Panginoon, sa oras na ito, inalis mo ang pagkatakot sa amin. Alisin mo ang pagkatakot sa amin, Panginoon. At palitan mo ng confidence at magawa namin ang kalooban mo sa aming mga buhay, pag-uwi namin sa aming tahanan, habang kami nag-iisa, Panginoon. Ano man aming ginagawa, Panginoon, sabi nga, ano man aming ginagawa, gawin namin na mayroong pagkilala sa iyo. Do all in the glory of God. Gawin namin ito sa ikaluluwalhati mo, Panginoon.
Sabi nga, anumang ginagawa sa sekreto, ay mahahayag ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya Panginoon, anumang mga bagay na ito na aming ginagawa, ayon sa iyong kalooban, sekreto man, walang mang nakakaalam. Mayroong higit na nakakaalam. Walang iba kundi ikaw. Kung ginagawa namin ito na mayroong kasiyahan sa aming mga puso, alam namin, Panginoon, ikaw ang bibigay ng reward sa amin, Panginoon. Yan po ang aming pinangahawakan at yan ay mahahayag sa buhay namin. Kami ay magiging pagpapala. Kami ay pagpapalain, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, silang mga kapatid, ang nangangailangan na nagawang itaas ang kanilang mga kapay na mayroong pananampalataya. Ano mang kanilang pinagdaraanan, Panginoon. Ano man kanilang mga hinihingi sa iyo. Kung meron silang confidence sa oras na ito, Panginoon, umamaya sa kanilang pananalangin na ang confidence ay nag-i-exist sa kanilang mga puso. O Lord, whatsoever we ask in you, we receive it, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ang pananampalataya ay nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ang pananampalataya ng aking mga kapatid, alam ko na nare-recognize mo ito, Panginoon, sa iyong luklukan sa oras na ito. May tamang panahon para sa lahat ng mga bagay. Kinakailangan naming hintayin ang katugunan mo, Panginoon. Kung nangangailangan ng iba ng kagalingan, Lord, alam namin, mayroong kagalingan na ibinigay ka na sa bawat isa. Kinakailangan lamang namin tiisin ang ilang mga panahon. At alam namin, mangyayari ang bagay. Sampalatayanan namin ang iyong salita at mangyayari ito sa buhay ng bawat isa amin. For God, with God, nothing is impossible to you, Panginoon. Kaya sa oras na ito, ang aming mga pinagdaraanan, Panginoon, alam namin na meron kaming masasandigan, meron kaming matatakbuhan in times of trouble. Mayroong city of refuge, Panginoon, sa bawat isa amin. Mayroong kaming mayroong presente, Panginoon, na sasaklolo sa bawat isa amin. Kaya sa oras na ito, Lord, ang aking mga kapatid, kasama ng iyong lingkod, mayroon kami mga dalangin sa iyo sa gabing ito. At ibuturan ng aming mga puso, katagpuin mo po, Panginoon. Nangangailangan ng kagalingan, kalakasan, pisikal, kalakasan spiritual, Panginoon. Tanggapin nawa namin ang kalakasan na nagmumula sa iyo. At magamit lamang ayon sa iyong kaluwalhatian, kaluguran. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy rin naman kaming lumalapit sa iyo. Idinadalangin ang gawain sa dakong ito sa araw ng Linggo. Ang practice bukas, Panginoon, at maging man doon sa okampo, ang gawain, Panginoon, sa araw ng Linggo, ikaw po ang magpala, Panginoon, sapagkat wala man ang aming mga kapatid, Brother Ryan, alam namin, mayroon kaming kasama, at ikaw ito, Panginoon, the Comforter, ang Espiritu Santo, ay kasama namin saan man kami naroon, lalong-lalo na kung mayroong kinalaman sa pagkakatipon, sa man, dalawang tatlo na nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. Kaya Panginoon, kami umaasa at sumasampalataya. We have confidence, nagkakatiwala sa iyo, na ang lahat ng mga bagay na ito ay pangyayarihin mo sa buhay ng bawat isa amin. Sa iyo lamang namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat at ibinabalik ang lahat ng kapurihan, pagluwalhati sa tanging mong pangalan, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen, mga mahal na kapatid? At ating palakpakan ang ating Panginoon.